Assalamu alaikum. Welcome back sa aming channel. Andito na naman ang aming Miming. Alis ka muna dyan dahil magluluto tayo. At ito po, magluluto tayo ngayon ng paksiw na pata ng baka. Ayan nga yung pata ng baka na may nakalagay pang halal. Nabili lang namin to sa Kabayan Store sa halagang 22 SR. At ayan, tapos ko na nga siyang hugasan. Papalambutin naman natin ito ngayon dito sa pressure cooker. At nilagyan ko na pala yung pressure cooker ng mainit na tubig para mas madaling kumulo. Pagkatapos ay tatakpan lang natin ito ng mahigpit na mahigpit. At papalambutin ko ito ng isang oras at kalahati. Pwede na rin ng isang oras pero mas gusto ko yung mas malambot pa para mas mabilis na akong magluto. Ayan, at hihinaan lang natin yung apoy habang pinapalambot. At ngayon naman maghahanda na tayo ng ibang mga sangkap pa na ating kailangan. Kaya maghihiwa na ako nitong bawang at sibuyas. Ngayon maglalagay na ako nitong mga buong paminta dito sa isang lagayan para ready na. At meron din tayo ditong dahon ng laurel. Ayan. Pagkatapos ay beef cube. Isang beef cube lang po. Ayan. At syempre hindi mawawala itong dried na bulaklak ng saging. Hinugasan ko ito ng mainit na tubig. At pagkatapos syempre may mantika at magsukat din tayo nitong 1/4 cup ng suka. At pagkatapos ay 1/4 cup din itong toyo. Yan. At pagkatapos 3 kutsara ng asukal. At tapos na nga ang isa't kalahating oras. Tignan na natin itong ating pinalambot na pata ng baka. Ayan, makikita nyo, lutong-luto na. At i-separate lang natin sa sabaw niya. Pero yung sabaw ay huwag nyong itatapon. Gagamitin din natin pa sabaw mamaya. At mag-umpisa na tayong mag-isa. Maglagay na ng mantika sa isang kawali. At mag-isa na ng bawang at sibuyas. At ayan, medyo ma-brown na nga itong ating ginigisang bawang at sibuyas, kaya ilagay na itong pata ng baka. Pagkatapos, yung pinagpakuluan natin ng sabaw kanina, ito rin ang isasabaw natin dito para malasa. Kunti lang ang ating ilalagay na sabaw dahil luto na itong pata, pagkatapos ay ilagay na yung suka. Antayin lang natin kumulo ng konti itong sabaw. Pagkatapos ay ilagay na ang iba pang mga sangkap. Ito, ilagay ko na nga itong beef cube. Pagkatapos toyo. Dahon ng laurel. At pamintang buo. Siyempre itong dried na bulaklak ng saging. At panghuli, ilagay natin yung asukal. Pagkatapos ay takpan muna natin ito at make sure lang na yung apoy natin ay mahina lang. Limang minuto nyo lang ito pakuluan, pagkatapos ay tikman nyo kung ang lasa niya ay nag-aagaw na yung tamis, alat, at saka yung asim ay perfect na yon.
ako, okay na sa akin, din ako maglalagay ng asin dahil sakto na yung lasa para sa akin. At pagkatapos, ayan na, ready na itong ating paksiw na pata ng baka. Yaming-yami, ang sarap. At sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayong araw. Maraming salamat. Kung bago kayo dito sa aming channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, like, at share. At masalamat. See you sa aming next vlog.